ng umaga, salubungin ang panibagong sigla at pag-asa. Alamin ang mga may init na isyu ng sambayanan, mga balita at kwentong dapat abangan. Ratsyada, ratsyada, ratsyada sa umaga. Narito ang raratsyada ng inyong umaga. Drew Nasino. Maulang, maulang umaga po, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila! Gising na ho ba kayo mga katodos? Ngayon po ay unang araw ng Disyembre, Disyembre Primero, taon 2022. Ngayon po ay Webes, nagbabalik po niyo lingkod, Drew Nasino, makakasama po ninyo hanggang alas 6 ng Ratsyada! 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 At sa oras nga po na 4 minuto, makalipas na ang alas 5 na ng morning, matapos po ang balitang totong lakas ni Nahayo Rodrigo at Jelly Mendez. Atin naman pong silipin ang ilang paho sa mga rumaratsyada, mga bumabalandra pong mga issue, mga paksa ngayong Webes. Sa ikalawang sunod na buwan, dagdag presyo sa LPG, umarangkada na. Sa harap ng banta ng bagong Omicron sub-variant, Christmas party sa mga paaralan, pinayagan na. IFAR pinagpapaliwanag ng Senado sa questionable umanong kautusan laban sa pagbebenta ng ilang imported na isda sa palengke. Ilang preparasyon sa holiday rush, 24 oras na libreng sakay sa EDSA bus carousel, lalarga na simula ngayong araw. Online selling daw ng MRT... Ah, meron pala nun? Online selling ng MRT beep cards, pinayimbestigan sa DOTR, biyahe naman ng PNR, pinalawig na rin. Retired referee Carlos Padilla aminadong niluto sa gupaang Manny Pacquiao at Nadal Hussein. Namaya, balikan po natin yung mga paksa po na yan ngayong Webes, pero dito humo na tayo sa lagay ho ng panahon. Alamin ho natin kung bakit maulang. Narito na ang lagay ng panahon. Mula sa Pag-asa, magandang morning si Dan Villamil. Bakit nga ba maulan, Dan? Magandang umaga, Sir Drew, at sa ating mga tagapakinig sa DWIZ. Sa kasalukuyan, itong mga pag-ulan na ating nararanasan dito sa Greater Metro Manila area at sa mga karating na lalawigan ay dala ng thunderstorms. At ngayong umaga, may nakataas tayong thunderstorm advisory at inaasahan natin itong moderate to heavy ng mga pag-ulan na may pagkidlat, pagkulog at malalakas na hangin na dulot ng thunderstorms sa mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Cavite, Batangas at Quezon sa susunod na isa hanggang sa dalawang oras. At ang mga pag-ulan na ito ay kasalukuyang nararanasan dito sa ilang bahagi ng Metro Manila, Laguna at Rizal. At kasalukuyan itong shear line o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang patuloy na umiiral sa silangang bahagi ng Luzon, particular dito sa Batanes, Apayao, Cagayan, Rizal, Laguna, Quezon at Camarines Norte. Samantala, ito namang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto dito sa buong Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga del Norte. Kaya sa mga nabanggit to lugar kung saan umiiral itong shear line at ITCZ, asahan natin na magpapatuloy itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Kaya makahanda tayo sa mga banta ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. At dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, itong mga pag-ulan na ating mararanasan throughout the day ay mga pag-ulan na panandalian or biglaan lamang. So ito yung mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ngayong araw, maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius. 20 to 26 degrees naman dito sa Baguio City at 5 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan ng ating karagatan, may nakataas tayong gale warning sa mga dagat baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa mainland Cagayan. Kaya sa mga nabanggit na lugar, huwag po muna tayong pumalaot sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit at sasakyang pandagat dahil inasahan natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Sa kasalukuyan, wala rin tayong binabantayang low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Dan! Yes po. Yung mga pag-ulan ba dito, lalo sa Metro Manila, magpapatuloy ba yan hanggang mamaya? Opo, nasan po natin,
Particular dito sa Metro Manila, panandali lamang itong pagulan na ito. So bago po sumapit ang tanghali, asahan natin na mas maliwalas ang panahon. Ngunit nga dahil sa epekto nitong shoreline sa mga ilang lalawigan ng Calabarzon, particular na dito sa Rizal at Laguna, pati na rin sa Quezon area, asahan natin throughout the day, maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ang pagulan. Possible ba maglabas kayo ng yellow or orange warning, gano, rainfall warning? Kung magpatuloy-tuloy po ang mga pag-ulan na ito na dulot ng shoreline, posible po sa mga lugar na nabanggit kung saan umiira lang shoreline. Pero sa ngayon po, wala pa tayo nakataas na mga rainfall advisories. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyong babala, Dan Villamil, dyan sa Pag-asa. Maulang umaga sa inyo dyan. Maraming salamat po, mga umaga. Salamat. Ingat po kayo dyan sa Pag-asa, si Dan Villamil. Oras po natin ay 8 minuto makalipas na po ang alas 5 na ng morning. Dito naman ho tayo sa mga balita sa labas ng himpilan. Metro Patrol Report! Kapitin natin ang raratsadayang balita ni Beth Samson mula ho dyan sa Kangkalu. Magandang morning, Beth! Yes, maulang umaga, Drew. Pinangunahan ni Caloocan City Mayor Dale Gonzalo along malapitan ang pagbahagi ng 150 startup packages sa mga nagtapos sa Libreng Skills Training Program ng Caloocan City Manpower Training Center sa ilalim ng Public Employment Service Office o PESO. Ang nabanggit na case ay naglalaman ng iba't ibang kasangkapan na magagamit ng mga magsisipagtapos para sa hairdressing, massage at cosmetology services. Ayon kay Mayor Along, libreng training na mahagi din ang pamahal lungsod ng toolkit na magagamit nilang panimula upang iparamdam sa mga kababayan natin na marami pang oportunidad na magkaroon ng pangkabuhayan sa kadokan na kailangan lang ng tiyaga at dedikasyon. Nasa kabuuang 1,227 trainees ang nagtapos mula sa iba't ibang e-learning at face-to-face na kurso ngayon kung saan ang iba ay kukuha ng NC2 certification at assessment na isinasagawa sa Technical Education and Skills Development Authority o ng TESDA. Na isang pamahalang lungsod na diretso na makapaghanap buhay ang mga nagtapos sa skills training habang yung iba naman na gustong ipagpatuloy ang kanilang training para magkaroon ng certification ay tutulungan naman ng kanilang assessment sa TESDA. Patuloy pa din ang enrollment para sa susunod na batch at ang mga interesadong aplikante ay maaari magtungo sa CCMPC office building sa F. Rojas Street sa pagitan ng 1st at 2nd Avenue, South Caloocan, PESO office naman sa 6th floor, Caloocan City Hall South, at sa PESO office 3rd floor, Caloocan City Hall North Caloocan. Etro Patrol Beth Thompson, nag-uulat para sa Impilang Metro ng Lakas, DWIZ. Well, salamat si Metro Patroller Beth Samson mula ho dyan sa Camanava. Tayo naman po ay magtungo sa ating IZ Patrol Reporters. DWIZ Patrol Report. Plano ang pagtatayo ng panibagong nuclear power plant sa bansa dapat dumaan muna sa approval ng Kongreso. Alamin natin ang karagdagang detalye mula kay Patrol 19 Celly Ortega Bueno. Dapat na dumaan muna sa pag-aproba ng Kongreso ang planong pagpapatayo ng nuclear power plant sa bansa. Itiniyag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ayon kay Pimentel, kailangan muna ng batas kung ang generation ng enerhiya ay magmumula sa nuclear technology. Kakailangan din anya ng batas kung papaano i-manage ang nuclear waste at pagpapatibay ng isang regulatory body bago pa man masimulan ang pagtatayo ng nasabing planta. Ibig sabihin, ang pag-aproba ng nuclear power generation at ang pagbuo sa polisiya para rito ay hindi lamang didesisyonan ng ehekutibo kung hindi isa sa ilalim din nito sa pag-aproba ng Kongreso. Tinukoy din ni Pimentel na batay sa local government code, kailangan din konsultahin ang LGUs at mga residente, lalo na kung sa lugar na nila itatayo ang nuclear power plants. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat masimulan na ng gobyerno ang pagpapatupad ng mandatory na mga kasunduan at batas kaugnay sa nuclear power tulad ng paglikha ng independent nuclear regulator at pagdalima sa nuclear safety. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, naglit sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Salamat si Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Tayo naman po ay magtungo sa raratsadayang balita ni Patrol 45, Raul Esperas. Go!
pagpapatawag ng inter-agency meeting ang Manila International Airport sa boardroom ng Ninoy Aquino International Airport Admin Building. Sangayon kay Brian Ko, ang Senior Assistant General Manager o SAGM ng Manila International Airport Authority. Ito ay matapos na ibunyag sa Senado ang umano'y human smuggling syndicate na nag-ooperate sa paliparan. Layunin ng nasabing inter-agency meeting ay upang pulungin ang iba't ibang mga law enforcement agency, kabilang na ang Bureau of Immigration at ang Pass Control Office ng Manila International Airport Authority. Tatawagin din ang resource person na iniharap sa Senado upang maimbitahan at malinawan ang nasabing kanyang pagbubulgar at paano sila pinuslit at ng grupo ng human smugglers sa paliparan. Sinabi ni Brian Ko, ang Senior Assistant General Manager, na magiging puspusan ang kanilang investigasyon at sino mang sangkot sa nasabing sindikato ay mananagot sa batas at matatanggal din o tiniyak din na matatanggal sa paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagulas ng pirma ni Todd Lucas, DWIC. Salamat, Raul Esperas. Dako naman tayo sa report ni Patrol 17, Jopel Peleño. Ipinalawagan ng ACT Teachers Party List ang karagdagang sweldo para sa mga ordinaryong manggagawa at ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Ginawa ng Party List Group ang panawagan kasabay ng naging paggunita kahapon ng Andres Bonifacio Day. Ayon kay House Deputy Minority Leader Representative Franza Castro, hindi aniya nalalayo sa tila anti-colonial at anti-feudal struggles noong panahon ni Bonifacio ang kinakarap daw na nationalist at democratic struggle sa kasalukuyan. Aniya na nanatili sa bawat isa ang tunay na kabayanihan ni Bonifacio upang maipagpatuloy ang pakikibaka para sa kalayaan, demokrasya at tunay na pagbabago sa bansa. Giit nito isang inspirasyon aniya si Bonifacio para tuloy-tuloy na ikiit sa pamahalaan na maaksyonan ang lumalaking problema sa kamalan ng trabaho at kagutuman na dulot ng kinakaharap na economic crisis. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Impilang May Tonong Lakas, DWIZ. Last but not least, alamin natin ang pag-uulat naman mula sa lungsod ng Maynila mula kay Patrol 5, Kuya Aya U. Pangko. Mahigpit ng susuri ng mga kawalin ng Philippine Coast Guard sa Mindanao yung mga kababayan nating mga badyaw na sasakay ng barko patungong Metro Manila. Ito ang naging kasunduan ng Philippine Coast Guard at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang mapigilan ang pagtungo ng mga badyaw sa Metro Manila lalo na ngayong Christmas season. Sinabi ni Commodore Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, nagkaroon ng pag-uusap ang kanilang tanggapan at si Secretary Erwin Tulfo na labanan ang mga sindikato na nagdadala ng mga badyaw sa Metro Manila. Ayon kay Tulfo, natukoy nila na may mga sindikato ang gumagamit sa mga badyaw para mamalimos sa mga lansangan tuwing Kapaskuhan. Kaya't ang pakiusap nila sa Coast Guard, dapat umanong busising mabuti ang mga badyaw na sasakay ng barko upang mapigilan na maging biktima ang mga ito ng human trafficking. It is Patrol number 5 by Yupangko de Bulat, siyempre may todo lakas, DWIC. Ratsada! Salamat sa ating mga IC Patrol Reporters at sa ating Metro Patroller. Unang bugso po yung mga balita mula ho sa labas ng Himpilan. Sa oras po na 17 minuto, makalipas na alas 5 na ho ng morning. Magandang maulang umaga nga pala sa ating humanga suking taga-subaybay. Mga gigising pa lamang ho. Kagigising pa lamang ngayon pong unang araw sa buwan ho ng Disyembre. Tama ba ito? 24 días na lamang ho bago ho sumapit ang Pasko. Halos mahigit 3 linggo na lamang po
ay yan naman, magpapasko na naman, bali December 16, simbang gabi naman mga katodos. Ready na ho ba kayo? Ah, magka-Christmas rush na, holiday rush na. Ah, batiin din ho muna natin ng happy birthday nga pala kay Richard Von Pantaleon. Ah, happy birthday sa anak po ni Miss Yasmin Pantaleon ngayon pong araw na ito. Ayan, good morning din po sa mga kababayan ho natin dyan ho sa mga probinsya na katutok po sa pamamagitan ng DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan at DWIZ Mega Manila at sa mga kapatid po na himpilan, Home Radio at RPN Radio Stations nationwide. At sa mga nakikinig na nanonood sa pamamagitan po ng IGTV Digital Free TV Channel 23. At sa mga kababayan naman natin sa Ibayong Dagat, Merry Christmas, Advance Merry Christmas ho sa inyo. Lalo po yung mga magbabakasyon ho dito, yung mga uuwi po rito, ah, mga magbabalik bayan this holiday season. Lalo na po yung mga nanonood dyan po sa US of A sa pamamagitan ng atin pong Facebook live streaming, DWIZ 882, at sa YouTube channel po natin, DWIZ 882. Search nyo lamang po yan. Like, share, and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa Impilang May Todong Lakas. At sa mga nanonood po via website po natin, DWIZ882AM.com. At speaking of magpapasko mga katodos, of course, ano nga ho ba ang star kapag Pasko? Lechon, Boy Babs. Ha? Bakit na papailinggaw, winner? Ha? Bakit? Oh, magpapalechon ba yan? kasi apektado rin ho, pati ho lechon. Yeah, mataas din ho talaga. Bahay blood ka ho ngayon eh. Ewan ko kung bakit, ano ba nangyari? Pero kahapon po may lumabas po na balita, no, sa ayon po sa Bureau of Animal Industry ay bahagya raw pong kinakapos ng supply ho ng baboy. Baboy! Ha? Baboy ho? Ha? Pork na lang, pork, oh. So, ito, tama pa. Tanungin ho natin, bakit ka ba ho nagkaganon? Nasa kabilang linya ho natin si Congressman Nick Briones po ng Pork Producers Federation of the Philippines. Magandang umaga po, Kong. Ay, magandang umaga, Drew. At magandang umaga sa lahat na yung taga-subaybay. Opo, tama ho ba yung aming narinig mula sa BAI na numinipis daw ang supply ng baboy, ha? Baboy ngayon pong huling bahagi ng taon. Ibig sabihin, this holiday season, medyo nagkakagipitan sa pagdating sa supply. Ah, Drew, medyo misleading yung sinasabi nung ating nasa Bureau of Animal Industry. Mm-hmm. Sapagkat kami nga nung last week, nagpunta pa kami kay Yusek Ting Panganiban, kasama yung BAE Director, NMIS Director, dahil nakipag-dialogue kami at pinalam namin kay Secretary Ting Panganiban, kay Yusek, na kaming mga magbababoy, yung Pork Producers Federation of the Philippines, ay magbagsak ang presyo ng aming farm gate price. Nalulugi na ang marami nating mga batang mahal sa palengke, kung backyard raisers. Oo, yan ang problema. Medyo merong diferensya. Siguro mga 30 to 50 pesos per kilo ang diferensya ng dapat na suggested retail price sa palengke. Pagkat ang aming farm gate price, naglalaro na lang ng 160, 170. Average siguro mga 170, okay, per kilo. Oh. Kung dadagdagan mo yan ng 60 pesos sa traders, 60 pesos sa retailers, mga dadagdagan dapat ng 120 pesos. So dapat sa palengke, yung laman tigi, ay 290 lang, 170 plus 120. Mm-hmm. Pero medyo mataas. At even yung nagpapabagsak ng aming presyo sa farm, yung importation ng karneng baboy, ay mataas din. Sa kabila ng na-import nila yan, pag tinignan mo yung presyo doon sa custom, ay 90 pesos lang nila na-import yung karneng baboy sa per kilo. So napakalaki na kanilang kinikita dyan. Okay. So ito ay pronouncement ng BAI. So may discrepancy, kung
Kasi sinasabi dito ni Sinag German Rosendo, so kahit siya nagtataka rin, ano, yung nagpapakalat daw ho ng maling balita na meron hong shortage para daw ho mabigyan katwiran, para daw ho magtaas ng presyo sa mga palengke, kasi nga ho magpapasko eh. 24 days na lang, kong. Oo, alam mo, Drew, yung... Anto, artificial ba to? Artificial yung... Okay. Sinasabi niyan, yung stock natin, Drew, sa cold storages ng imported karneng baboy, kahit nga hanggang per squirter, hindi mawawala ng baboy. Yung 110 million kilos, first time sa history ng Pilipinas yan, na ang nasa cold storage ay ganyang kalaki. At hindi lang yon, may mga hindi pa nakalagay sa cold storage, may mga nasa reaper van. Kasi sobra-sobra nga ang ini-import ngayon dahil doon sa pagbagsak ng tarifa. Dahil doon sa Executive 171 na inilabas ng dating presidente, Rodrigo Duterte. At yan ay hanggang December 31 na lang. Ako naniniwala na kaya sila nagpapalabas ng ganyang mga balita ay para ma-justify na i-extend yung executive order, yung tarifa, yung mababang tarifa, pagbabagsak ng tarifa sa baboy dapat 30-40, ginawang 15-25 ang bigas, sa alip na 50% ginawang 30%, at yung corn sa alip na mga 35% ay ginawang 5%. So yan ang yan yung mentality ng mga economic managers na gusto nilang ibaba na naman at ipagpatuloy yung extend yung Executive Order 171. Okay. Yan, Drew, ang nakikita naming dahilan kung bakit parang pinalalabas na tayo may kakulangan, nalulugi na nga magbababoy. Yan ay sobra-sobra. Ano kung yan ay kulang, dapat yung aming presyo sa farm ay tumataas at kami ay kumikita. Dahil nga din sa sobra-sobrang importation. Supply and demand lang dapat yan kasi kung eh. Di ba? Tama. Ganun lang. Kasi kung maraming supply, dapat bagsak, mababa ang presyo. Eh kagaya nga sa sinasabi mo, madaming supply. So ang katakataka, bakit mataas ang presyo? Sapagkat yung mga importer, traders, eh hindi nila binibenta ng tama yung kanilang imported baboy. Pero true, kung ikukumpara mo, noong mga nagdaan taon, malaki na ibinaba ng presyo ng baboy. Dati, 380, 400, 350, ngayon 300 na lang eh, 330. So, kung tutusin, alam mo, ang tamang presyo, kung ito lang nagkukonsulta sila at kinukonsider nila, yung mga local producers natin, lalo na yung mga magbababoy, eh, tinamaan na nga kami ng, itong ASF, marami na na-bankrupt, na-lugi, marami na natakot magdagdag ng alaga, bumalik. Eh, kung ganitong patuloy na nalulugi kami, abay, sino pa naman yung babalik? Sino mag-expand? Uh-huh. Eh, yung sobra-sobrang importation na yan, yan ang Thailand, kung bakit hanggang ngayon hindi tayo dumadami ang supply ng lokal na baboy. So, dapat tanggalin yan. Ang ating presidente, huwag payagang extend yung Executive Order 171. May mga petition na kami sa kanya. 29 days na lang bago matapos yan, Kong. Tama. At magkakaroon kami ng recess sa Kongreso. Yan, gagawin na naman nila yan kapag ang Congress ay recess. So, ito isang pagsubok at makikita kung ang ating bang Pangulo ay talagang para sa farm production, para ba ito sa magsasaka at gusto niyang tulungan ang mga nahihirapan natin magpapalay, magbababoy, magmamais. Sapagkat kung yan ay magpapatuloy, yan yung sangka eh. Para kaming mga magbababoy ay magparami at magdagdag ng alaga. Para magpapalay ay ganahan na magtanim. Sapagkat hindi naman napakababa ng taripa ng iniimport ng mga importer. Ganun din ang maize. Ilang percent yan, Kong? Ilang percent? Malaki. From 40, ginagawa nilang
15%, 25%. Mm-hmm. Yung maize from 35, ginagawa nilang 5%. Wow. Eh kami, matutuwa kami kung tutuusin dahil kung ibababa ang tarif, pag nag-import ng maize, marami kami magagamit na, na murang maize. Pero ang epekto niyan in the long run, mawawala ng gana yung ating mga magmamais na lokal. Mm-hmm. Eh lalong mahihirapan kaming bumaba yung lokal na presyo ng maize. Oh. So, at yun namang palay, eh paano gaganahan yung ating mga magpapalay? Meron ka nga ibinigay na isang sako, dalawa sakong abono. Pag ibininta mo naman ang palay mo, lugi. Tapos pinagsasamantalahan tayo ng mga traders at saka importer. Sa makatuwid kong ang magme-Merry Christmas lang yung mga importer at saka trader. Eksakto, Drew. At kami, nananawaga kay Pangulo, President Bongbong Marcos, papaskuhin na namin, huwag na namin magbababoy, magmamais, magpapalay, na sana huwag niyang i-extend yan, Executive Order 171. Paulit-ulit, tested na yan. Kung yan na talagang epektibo, dapat bumagsak ang mga presyo. Pero hindi, ang nangyayari, patuloy tayong nagkukulang ng lokal na supply sapagkat nadi-discourage nga ang mga farmers na magparabi at magpalawak ng kanilang tanim at alaga. Okay. So, malinaw ito ay artificial lamang yung sinasabi na supply shortage. Ano, ano ho ang maipapanawagan ho ninyo, lalo ho dun sa... ako actually, nagdilagang baboy kami kagabi ang ulam namin. Ano ho ang maipapayo ho ninyo sa atin ho mga consumer, lalo na po, of course, kapag ho magganitong okasyon, ganitong magpapasko, ang numero uno ho hinahanap ng tao, syempre, Boy Bobs. Tama. Ang maipapayo natin, kung gusto nating dumami ang supply na lokal ng baboy dito sa ating bansa, ipatronize natin yung lokal na baboy pagkat yan isariwa, ligtas, at ikangay malinamnam. Kung ikukumpara mo sa imported, Drew, ang imported, siguro baka dalawang buwan na o tatlong buwan na nasa freezer. Mm. Hindi natin na-check yan. Wala tayong laboratory test. Wala tayong first border inspection facilities. Dapat yan yung natatayo na. Mm-hmm. Sapagkat hindi na tayo nakasisiguro kung yung imported na baboy ay ligtas sa sakit para sa tao at ligtas din para makapagdala uli ng ASF at kung ano-ano sakit sa baboy. So, yan ang problema. Wala tayong first border inspection facilities kung saan sana ay matche-check natin ang may laboratory test yung pumapasok na imported. At hindi lang yon. Mm. Magkakaroon tayo ng malaking revenue sapagkat may iwasan ng technical smuggling na ang pinilalabas ay mechanical at debone meat. 5% lang ang taripa niyan. Mm. Samantalang tunay na karning baboy at manok ang ini-import which is dapat magbayad sila ng mga 30-40%. Uh-huh. At talamak na yun, Drew, ang smuggling. Diyan sa Subic, ay maraming dumadating na manok, eh nagbabayad lang ng 50 cents. Hmm? Oh, 20 cents. 20 to 25 cents ang dinideklara. At ang baboy naman, lugi-lugi ay 50 cents. So, malaking pera nawawala sa revenue. Lugi gobyerno nun. Dahil diyan sa technical smuggling na ginagawa. Okay. At even yung Drew, huli na, even yung mga abandon na baboy sa custom ay salip na yan isunugin, i-render, ay nadidinig namin. Sapagkat yung yan ba inilalabas? Inilalabas at isang binibinta. Ay wala ng tarif. Tapos ibibinta mo ng walang puhunan yan. Mm. Ay di talagang kawawa ang ating mga local farmers. Okay. Sige po. Marami pong salamat kong Grisman Nick Briones. Magandang maulang umaga ho sa inyo dyan. Time. Salamat po. Salamat. 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 Mabuhay ka, Drew. Salamat din po. Mabuhay din po kayo. More power. Si dating AGAP Partylist Congressman Nick Briones, ang chairman po ng Pork
producer sa Federation of the Philippines. Magbabalik ko tayo makalipas lamang ilang mga paalala. Oras 5:32. Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng palatuntunang Ratsyada sa umaga hanggang alas 6 pa rin ho tayo. Drew Nacino pa rin po ang inyong makakasama ngayong araw ho na ito ng maulang Huwebes. Ngayon po ay December 1, 2022. Tama nga, may sinasabi ni Kuyang Mon Samson ng Manila Bulletin. Mahal, mahal. Oo, ang boy babs. Lalo pa yung lechon. Diba? Sino? Lalo ka ma-high blood, Kuyang Mon. At dito, ma-high blood ka rin. Kasi ito, nagtaas din ho ng presyo itong LPG. Panibago ho ito sa ikalawang sunod ho na buwan, mga katodos. Panibagong increase ho sa presyo ng liquefied petroleum gas ang sumasalubong ho sa atin ngayon pong unang araw ng Christmas month, ngayon pong Disyembre. Kabilang po ang Petron sa mga nagpatupad ho ng dagdag 2 pesos 25 centimos ho na sa kada kilo ho ng LPG, habang piso at 26 centimos ho sa kada litro ng auto LPG. 2 pesos 27 centimos naman ang idinagdag ng Shell ng Solane sa kada kilo ho ng tangke. Una nang inihayag ng Department of Energy na ang price hike ho sa LPG ay bunsod ng inaasahan nga pong global demand, lalo na ho dun sa mga malalamig ho na lugar. Ngayon pong nakakaranas ng winter, ngayon hong Disyembre, malakas ho ang kanila hong konsumo sa LPG. Kailangan ho nila, yan si Ate Annette Allegri, di good morning. Malamig ho kasi talaga, lalo ho dyan sa may bandang Europe, sa Japan. Maraming salamat kay Lilin Araneta. Actually, sa labas eh, malamig. Gilbert Jacinto, good morning sa inyo. Alright, dito ho muna tayo sa ilan ho mga balita mula sa mga probinsya. Ronda Provincia. Pinuno natin ang rarachya na yung balita ay Ilocos Norte. Ito yung magkabigat Manong Ronald, Idol, Kabsat Domingo. Yes, ito yung magkabigat Kabsat Drio. Tuloy-tuloy ang binibigay na education assistance ang opisina ni First District Congressman Sandro Marcos. Gayunpaman, sinabi ni Congressman Marcos na limitado ang ibibigay at magkakaiba ang mga ito. Sinabi niya na ang mga mag-aaral sa elementarya ay isang beses lang sa isang taon, samantala ang mga nag-aaral sa kolehiyo ay bawat semestre. Sa ngayon, umahanap na naman ng pundong gagamitin para sa susunod na taon upang mayroong nakahanda muling ipamigay sa mga lumalapit sa kanyang tanggapan. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas. DWIZ. Salamat, tagyaman na ka Manong Ilocos Norte. Baba naman ho tayo sa lalawigan ho ng Bataan. Alamin ho natin ang rarachya na yung balita ni June Bringula. Magandang morning. Maulang morning, June. Maulang umaga, Drew. Bilang pakiisa ng pamalaang panlalawigan ng Bataan sa panguna nito si Governor Jovita Garcia sa kampanya upang bukasan ang karasan laban sa mga kababaihan, paginanap sa Dabanga nito nakarang araw sa panguna ng Provincial Social Welfare Development Office ang isang seminar ukol dito na nakaangla sa temang United for About Free Philippines. Ilan sa mga tinalakay nitong sila Attorney Ethel Maria Dovillado Guiao at Police Lieutenant Tashinja Banyes ay ang mga batas na nagbibigay protection sa mga kababaihan gaya ng anti-trafficking at violence against women and their children, maging ang kasulukuyang datos ng mga kaso may kinalaman sa pang-abuso sa mga kababaihan. Dinuluhan din ito ng mga solo parents, person with disability, at mga miyembro ng mga guro ng kababaihan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ang nasabing kampanya ay kasulukuyang ginaganap din sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ito ay tatagal mula hanggang sa December 12. Dumarating rin sa natura ng programa itong si Vice Governor Chris Garcia kung saan kanya nga binigyan din ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga ganitong seminar na tumatalakay sa mga karahasan at protection ng mga kababaihan. June Bringula, nagulat sa MPL Metro Tulakas, DWIC. Salamat mula ho diyan sa lalawigan ng Bataan, June Bringula. At dako naman ho tayo sa lalawigan ng Batangas.
Alamin doon natin ang raratsadahin ni Marolete. Maulang morning, Mar! Yes, maulang morning. At talaga namang dito nga sa Batangas ay kanina pa bumagsak itong ulan. Pero tikatik ngayon itong ulan din sa Batangas. At kagabi nga tayo ay naimbitahan dito sa Food Bazaar na inopen ng mga Kuenkeño sa Batangas. Nakita natin yung saya ng mga tao at mga kababayan dito sa kanilang parang ito yung unang pagkakataon after ng pandemic na nagsama-sama itong mga tao dito. At masaya ang marami dahil una may mga kumita, marami nagtinda ng mga putubumbong, mga bibingka, kung ano-ano, mga litson at iba pa. Ito'y hanap buhay ng mga kababayan natin dyan at naging masaya rin sapagkat sinabayan naman ito ni Mayor ng kanilang Pailaw Kabayan dyan sa Cuenca. At ang pinaka-importante doon ay marami ang nabuhayan ng loob ng sila ay kumita. Marami nagtitinda ng mga damit at kung ano-ano pa na kung saan ay halos umabot ng 15,000 itong mga taong nagsidagsaan dito sa Cuenca, Batangas. Samantala, ngayong araw naman ay magtatapos naman itong simple at payak na kabataan festival na sabi naman ni Mayor Celso Braga Rivera ay hindi aasahan na darami ang leksyon ng baka ngayon sapagkat simple at payak lamang itong kanilang gagawin kabakahan festival. At wala din sa bayan ng Cuenca, walang masyadong napakaraming mga magagarbong parada ang kanilang gagawin, kundi tinapay lamang sapagkat ang bayan ng Cuenca, sabi nga ni Mayor Alex Magpantay, ay kilala na home of the bakers itong bayan ng Cuenca. At yan ating live report mula rito sa lalawigan ng Batangas. Mami na nagulat yung silang may tulungtas dito mo ni Maite. Kaya masarap yung tinapay mula sa Batangas eh. Masarap mag-gumawa, mag-bake ng tinapay yung mga kababayan nating Batanggenyo. Ah, lalo ho dyan sa may bayan ho ng Cuenca. Speaking of Christmas, puro mga pamasko ho itong mga balita na ito, mga katodos. Alam nyo ho ba sa mga paaralan, pinayagan na po, pwede na ho mag-Christmas party ang mga bata, mga estudyante. Pinayagan na ho yan ng Department of Education sa lahat ho, ito ay nationwide. Sa kabila ho ito na nagpapatuloy pa rin humbanta ng COVID-19, lalo't meron hong bago sa variant, ito pong Omicron BQ.1. Na na-detect ho, na-detect na ho ito last week sa atin hong bansa. Ayon sa DepEd, inihahanda na nila mga panuntunan upang maiwasan ho ang hawaan at magdulot na muling pagtaas ho ng kaso. Wala namang magulang ang tumutol at nag-aalinlangan ho sa kautusan ho ng DepEd. At speaking of COVID-19 ho mga katodos, nakapagtala po ang DOH ng karagdagang 918 cases ho ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa DOH, bahagyapon tumaas ito kumpara sa 801 noong Martes. Sa ngayon po, nasa 18,000, bahagyapon bumaba sa 18,043 ang active cases at umabot naman ho sa 4,036,000 ang total caseload. At kabilang po dyan ang 3,953,593 na recoveries, habang yung death toll po umabot na po sa 64,641. Samantala, matapos nga hong questionin ni Senador Raffy Tulpo, nagpasya na po ang mataas na kapulungan ng Kongreso na ipatawag na po ang mga opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ito'y upang pagpaliwanagin ho sa kautusan na nagbabawal ho sa pagbebenta ng imported na isda gaya po ng pink salmon at pampano sa mga palengke simula Disyembre a 4 ho yan. Suportado ni Senator Grace po ang investigasyon ng Senado sa naturang isyu dahil nalalabuan umano siya sa Fisheries Administrative Order o FAO 195 ng BFAR. Nanawagan si Pau, si Poe sa Department of Agriculture na pagsabihan ng BFAR na ayusin ang bigla ang pagpapatupad dito ng FAO 195 na noon pa palang 1999 dapat ho yan pinairal. Bakit ngayon ka lang dumating, ika nga ni Ogie Alcacid? Iginit naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na kailangan nila magsagawa ng pagdinig para pagpaliwanagin nga ho ang BFAR kung ano ang legal na basehan ho ng kautusan. Mga importer anya at hindi mga retailer ang dapat pagtuunan ng pansin ng BFAR at kailangan ding pag-aralan
ng Senado ang paghihiwalay nga po na nasabing ahensya mula po sa DA para po higit itong mabantayan. Samantala, bilang chairman ho ng Committee on Agriculture, hiningi ni Senator Cynthia Villar ang mga impormasyong hawak ni Tulfo para gamitin sa ipatatawag na pagdinig. Habang papalapit ho ang Pasko, mga katodos, 24 días bago ho ang Christmas, papatakuyan araw ho yan ng Sabado ba yan? Sabado o Linggo? Papatako ng Linggo ang Pasko. Aarangkada na ho, simula ho ngayong araw, simula ho mamaya hanggang 30 ho ng Disyembre, ang 24 oras ho na operasyon ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Ito'y sa ilalim po ng Service Contracting Program ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Batay sa Board Resolution ng LTFRB, aabot sa 100 bus ang papasada sa EDSA Carousel sa pinalawig na operational hours mula alas 11 mamayang gabi hanggang alas 4 huyan. Nang madaling araw, libre ho yan. Mayroon namang 650 buses na babiyahe mula alas 4 ho na madaling araw hanggang alas 11 naman na ho ng gabi, at aabot ho yan sa 6 na single trip ho mula Monumento hanggang Pitex o yung Parañaque Integrated Terminal Exchange. Inaasahan din ng ahensya ang pagdami ng mga pasahero dahil po sa extended mall hours, 24 na araw bago ho mag-Christmas. Sa transportasyon pa rin ho, mga katodos, aba, binebenta na ho ang mga MRT beep cards online at sa ilan pong mga online shopping sites. Akalain mo, hinimok po ng isang advocacy o digital advocacy group ang Department of Transportation na imbestigahan ito nga pong online selling ng beep card sa kabila po ng supply, pati beep card, may supply shortage ho niyan, nagkakaubusan na daw ho sa mga MRT station. Ayon kay Digital Pinoy's national campaigner Ronald Gustilio, mas mahal ang itinitindang beep card online kumpara sa mga ibinebenta sa istasyon ng MRT, dahil ho kasi meron ho tinatawag dyan na additional shipping fees. Pero kung gagamit ho kayo ng tinatawag ho na mga mga discount ho kasi dyan . Batay anya sa kanilang pagsisiyasa, at grabe naman ito, 188 pesos ho. Ay ko. Ang stored value cards sa online stores, kabilang po yung shipping fees, habang 100 pesos lang ho sa MRT station. Kasama na ho dyan yung 70 pesos na load balance. Hinikayat din ni Gustilo ang DOTR na maghanap ho ng ibang prepaid card provider at ikonsidera, eto matagal na ho ito ikonsidera po ang contactless payment methods upang matugunan po ang issue sa card shortage sa MRT at mabawasan po ang pasanin ng commuters. Actually, sa Hong Kong, Singapore, sa Japan, contactless ho dyan . Itatapat mo lang yung cellphone mo. Okay, hindi mo na kailangan bumili ng card or ano. Matagal na yung ipinapatupad dun sa mga nasabi ho nating bansa. Sa PNR naman po, mga katodos, pinalawig ho ang kanilang operasyon sa mga ruta ho sa Metro Manila bilang preparasyon nga po sa inaasahang holiday rush. Bakit kamo? Kasi yung Tutuban Station, Divisoria ho yun. Kaya ho yan pinalawig ho ng PNR. Ayon ho sa PNR, alas 4:11 ba? Pinaaga na ho. Alas 4:11 ho ng madaling araw, ang unang biyahe ho ng tren mula Tutuban, habang alas 9:16 ho ng gabi ang huling biyahe. Nagdagdag din ng train trips, kabilang po yung Tutuban San Pedro alas 8:16 ho yan ng gabi, San Pedro Tutuban alas 4:50 na madaling araw, at Sukat Tutuban alas 5:01 ho ng madaling araw. Sa ngayon po ay tumaas sa 55 hanggang 60 po ang daily trips ng PNR mula sa dating 44 hanggang 50 dahil ho sa pinalawig na operating hours. Tumaas din po ng 17% ang ridership mula Tutuban Station noong 2019 holiday season. Sa iba pa rin pong paksa na mga balita, mga katodos, ewan ko kung napanood nyo na itong interview ni dating congressman at retired boxing referee Carlos Padilla. At nagbunyag ho siya, binunyag po niya, mga katodos,
na nandaya daw siya. Grabe naman ito. Ang kanyang ginawang pandaraya sa laban ni dating Senador Manny Pacquiao at Nedal Hussein ng Australia noong October 14, taong 2000. Actually, napanood ko ito eh. Sa panayam ng World Boxing Council matapos iluklok sa Nevada Boxing Hall of Fame, inamin ni Padilla na tinulungan niya si Pacquiao upang matalo si Hussein sa kanilang laban noon sa Inares Center ho yan, sa Antipolo City. Ito anya ay upang makarating sa World Boxing Championship ang pambansang Kamao na noong panahon na iyon ay hindi pa ho ganong sikat at masyadong kilala. Ayon kay Padilla, nanaig po ang kanyang pagka-Pilipino ng mga sandaling iyon at inilarawan din niya si Hussein bilang dirty fighter. Oo nga eh, nangyayakap ito eh. Sa ika-apat ho na round, pinabagsak po ni Hussein si Pacman pero agad tumayo. Meron hong knockdown rule. Habang sinadya umanong patagalin ni Padilla yung pagbibilang ho sa People's Champ upang maiwasan pong matalo. Actually, parang pang yung sa bilang na 4, nakatayo na siya noon eh. Kalaunan po, nanalo po si Pacquiao sa laban sa pamamagitan po ng technical knockout sa round 10. Yung round 10 po, sinasabi dito, na headbutt ho ni Manny itong si Hussein. Pero ikinout po yun as a punch ni referee Carlos Padilla. Sa round 10, pinacheck po ng referee ni Padilla doon po sa doktor yung tama po, actually kaliwa ho yun, dugundugo ho yung muka ni Hussein. Pinacheck ho niya sa doktor kung gaano ho kalala. Malala ho yun, dugundugo ho talaga yung muka eh. Kung natatanda, ewan ko, sino ba ang Kinito Henson ata ang ano nun? Or si Manong Ronnie. Si Kinito, alam ko si Kinito, si hindi, si ano pala? Sino ba? Si Ed Pixon. Oh, si Ed Pixon pala. Tsaka si ano, Reka, si Reka yata yung kasama, Reka Trinidad. Alam ko si Manong Reka Trinidad. Dugundugo ho yung mukha. Sa mga boxing fans. Pinatigil ho yun ni referee Carlos Padilla. Pero ito hong si Hussein, umapela ho, pinigilan ho niya nung nagsinabi ho ni Padilla na stop the fight. Ano ho, umapela ho itong si Hussein. Bakit pinatigil mo? So yung kampo po ni nung kalaban ni Hussein, umalma ho, bakit ho ipinatigil? Pwede sabi, gusto pa naman daw ho lumaban. Pero kung inyo hong napanood o mapapanood, pwede nyo hong balikan yung replay. Dugong-dugo na ho yung muka ni Hussein. Pero nasa decision ho kasi ho yun ng referee kung ipagpapatuloy pa o hindi yung laban. So ang referee po ang nakakaalam ho noon. Ha? Grabe. Round 10 ho. Round 10. Technical knockout. Alright. Sabi dito ni Ate Annette, I advise my family. Ay, yung kanina. Kala ko sa laban ni Manny. October 14, 2000 yung sa ano bandang round 10 na yan kasi na ang ano diyan ang sinasabi ni ano ni nung kampo ni Hussein na headbutt pero ikinout nga po ni dating Congressman Carlos Padilla as a punch. So kung sa mga natatandaan yung laban na yan, puro ano yan eh, dirty fighter kasi yan si ano, si Saddam Hussein, si Nedal Hussein. Matindi yumakap yan eh, grabe. So ang nanalo ho niyan si Manny Pacquiao. Grabe, kitang-kita mo yung ano oh, yung solid ho yung pinapakawalan ho na suntok nitong ni Hussein. At ito naman ho, actually ang trainer pa ho niyan, hindi pa si Coach Freddie Roach. Kasi year 2000 'yan eh. Iba ang manager niyan ni ano ni Manny Pacquiao, si Waki Salud. Hindi ko sigurado kung si Waki Salud ba. Eh. Iba pa niya ng manager ni ano ni Manny Pacquiao. Oh, si grabe. Pero sige, may alam ko may sagot na si Senator dating Senator Manny Pacquiao eh dito sa issue na 'yan. Ito may tweet, meron siyang ano message. So ginawa sabi ni dating Senator Manny Pacquiao, ginawa lang po ni Padilla. Ayan, yan. Yan yung sinasabi ko. Sa round 4, knockdown. May knockdown ho eh. Ayan. So, yan ho yung sinasabi ni Padilla na tinagalan ho niya
yung pagbibilang nito po para sa para mabilis ho makabangon itong si Manny. All right, nauubusan na ho tayong oras mga katodos, grabe. Oo, so wala po, wala pong wala naman hung ganun kung babawiin ho yung panalo ni Manny Pacquiao. Yun, ibang istorya pa yun kung babawiin yung panalo diyan, ha? Kasi ang WB, well, pwede pa bang bawiin yun? Ewan ko, ha? Ewan ko kung pwede pang bawiin yun. Si Enrique Hercio, good morning dito po sa amin sa Canada. Malamig daw pala dyan. Saan ba kayo sa Canada, Enrique? Minus 32 degree, grabe. 32 degrees Celsius. Richie Fumar, good morning, Boss Drew. Salamat. Papa Di, malamig na rin ba dyan? Lahat na lang may sindikato, sabi niya. Si Janet Gambao, good morning, watching from Hong Kong. Si Roberto Aguinalde, maraming salamat sa inyo. Yan, si Evelyn Pederson. Ay, wala, hindi, wala hong, kung nakalaya si Bong. Hindi ho, wala, nandun pa rin ho, nandun pa rin ho sa loob. Sa Taguig City Jail. Si Bong Navarro. Si Alicia Bailasoche, good morning din ho sa inyo, mga katodos. Aha, nako, mga magbaboy babs. Eto, teka, may mga pagbati pa rin dito mula sa Facebook mga katodos. Si Teresita Valencia, good morning din. Yan yung sinasabi nga ni Ate Adet, I advise my family and relative. Ay, eto, kung dito daw, dyan daw sa US, ang tigas ho ng manok, I make it a point to wash thoroughly, soak it with the distilled water vinegar. Kahit daw huhipon, manok, kung ano, karne, prutas, vegetables. Ang tigas daw ho kasi ng ano doon. Kasi nga may mga preservatives din ho yan. Di bali mas mahal daw ho yung mga huli ho ng mga mangingisda. Kasi puno naman ng preservatives yung mga imported yung sinasabi niya. Ate Linlin Araneta, good morning. Ano ho ba ang mga iahanda ho ninyo na mga putahe sa Noche Buena? Si Ate Zen Roman, good morning din kay Ate Lydia Pacheco, Gilbert Jacinto, marami hong salamat. At kay Zoraida Calomente, yan, first day of December, malamig ho mga katodos. Alright, sige, marami salamat. Flor Delis Espadilla, Susan Eronimo, Jeanette Norcio, si Bong Rivera, ayan, malamig na rin sa Japan. Merry Christmas ho sa mga kababayan ho natin, mga Piripinjin, dyan po sa Japan. Erna Socias, si Ramon Abadillo, Jaylon Hylon, good morning din kay Nelson Malina. Wala na ho tayong oras mga katodos at tayo po ay pansamantalang magpapaalam na ngayon pong TBT, Throwback Thursday, ngayon pong Disyembre. A primero, taong 2022. Maraming salamat nga pala sa ating mga nakasama sa News Center, sina Yasmin Pantaleon, sina Jelly Mendez, Angelica Doctorlero, sina Hayel Edivico, nandyan din po si Hannah Oledan at si Allen Ibanez sa ating po social media. Maraming salamat din kay Engineer Wener Contihino sa ating po technical side. Ayan. Bukas, magkasama-sama huli tayo bukas ng alas 5 hanggang alas 6 po ng umaga sa Rachada sa umaga. Muli po, ito po yung lingkod Runa Sino. Standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan kasama si Senyor Ray Pacheco sa Senyor Balita. At ilan days na lang? 24 days na lang. Pasko na! Rachada! 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 Rachada!